Hi, kumusta? Ngayong araw, pag-usapan natin itong motorcycle na made in China. Tama po, made in China. Karamihan sa ating mga Pinoy, kapag nakarinig ng made in China, muting kagdoy ng dalunggan. Kasi daw, made in China. Madaling masira, hindi magtatagal. Kakabasa natin sa made in China, bilhin tayo ng bili. Totoo ngayong kasabihan na the more you hit, the more you like. Sabihin mo man sa akin o hindi, ang gamit mo ngayong gadget, made in China. May kaibigan niya ako, sabi niya hindi daw. China made cellphone niya, kasi Vivo. Yung isa kong kaibigan, sabi upong silpon, hindi made in China. O diba, mga way kalibutan, pastilan. Ito na ngayon mga kaisla. Actually, ang motor na to, nilabas na last year ng Ficon FKM. Hindi itong tayang mga kaisla, kundi ang kalook-alike ng P6, ang Slick 150. O diba, katulog lang ng Click 150. So tara mga kaisla, pag-usapan natin ang motor na to. Kung sulit nga bang bilhin ngayon taon at kung magkano ang price nito. Pero bago ang lahat, ito nga pala ang motor sa isla. Please do subscribe and support my channel. Ang Slick 150 mga kaisla ay isang scooter motorcycle manufactured by Ficon FKM in China and distributed by Ficon FKM sa Pinas. May mga brands na sila dito sa Pinas mga kaisla and more on sa Luzon. Sa Visayas at Mindanao, wala pa. So tayong mga Bisaya, hindi pa tayo makarangrang ng mga motor ng Ficon at hindi pa rin ito mabangking-bingkong ang ilong. So let's start sa engine specification nito mga kaisla. Ang makina nito ay equipped with single overhead cam 4-valve liquid cooled engine. So grabe ang torque nito mga kaisla kasi naka 4-valve ito at 150cc engine displacement. Sa maximum power 12.1 kW at 8500 revolution per minute. Maximum torque ay 14.6 Nm at 6500 revolution per minute. At bababa lang ang seat height nito mga kaisla. Nasa 750mm lamang ito. At ang ground clearance ay 140mm, sakto lang din sa ating height. Filipino friendly pa rin naman ang motor nito. Sa braking system, equip ito ng CBS or combi brake system. At disc brake ito sa harap at likod. Hindi na rin masama kung baga lumilabel na rin itong motor nito sa mga Japanese brand motorcycle. Sa gulong mga kaisla, ang gulong sa harap ay 100x80, 14 at 120, 70, 14 sa likod. Just like a regular scooter mga kaisla, nakatrusiya ang gulong. Other specs ng Slick 150 mga kaisla ay nakakilis ignition system, malambot ang upuan at may malaking storage under seat compartment. At USB charging port, nakatelescopic suspension sa harap at unit swing arm sa likod for better suspension. In terms sa design mga kaisla, yung forma niya kapag nakaharap ay maxi scooter pero may malapad na stepboard. Well, maganda to mga kaisla. Additional storage pwede kang maglagay dito ng mga gamit like box and even 2 keys of red horse ay kasya dito. O di kaya 2 box of tanduay, fly high tanduay. Useful yun di kayo sa mga palahubog, diba? When it comes sa price ng motor na to mga kaisla, nagkakalaga lang ito ng 100,800 pesos. Mura na to compare sa 150cc na sa market ngayon na 4-valve engine. Ang tanong mga kaisla, kung sulit nga ba ito? Batay sa aking panaliksik, although di pa tayo naka-ride inflation kasi wala pa ito dito sa ating lugar, ay sulit naman ang pirang babayad mo dito. Naka 4-valve engine, good na yon. Yung Click 150 nga, 2-valve engine lang yun eh. Banganda tong motor na to for beginner rider na gustong mag-hire CC agad. Thank you.
At kung kayo ang tanungin ko mga kaisla, lalo na doon sa mga Slake 150 owner dito sa Pilipinas, ano nga ba ang experience nyo sa motor na to? Paki-comment down below lamang ng inyong mga sagot. And thank you for watching Motor sa Isla. Ride safe always. Bye-bye. Peace.